Okay, magandang araw po sa inyo lahat mga kapunto sa nanonood sa ating programa ngayon, ang Punto por Punto. Ako po ay labis na tutuwa sa wala pong humpay ninyong pagsunod sa aming programa dito sa Punto por Punto. Walang sawa ninyong pagsubaybay. Doon pa po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, pakihit po yung button natin sa subscribe button para maging updated po tayo sa bawat video na ilalabas po namin sa YouTube channel na ito. Meron ka bang mga katanungan sa ating pananampalatayang Katoliko? Huwag ka nang mag-alala dahil ika'y sasagutin ng Punto por Punto. Isa sa mga dahilan kung bakit ako umalis sa SDA ay dahil sa kanilang di mabuting paraan, lalo na sa larangan ng bigate. At dahil sa nag-post na ng video si Dan Maasin patungkol sa akin, ay naisipan kong sagutin ito upang mailantag ko na rin ang panlulokong ginawa niya, hindi lamang sa akin kundi pati na rin sa lahat ng nanood sa latest debate namin. Ito ang sinabi niya sa video niya. Panoorin kung paano ni Alabado itinakwil ang kanilang sariling publication sa kadahilanang hindi niya ito kayang tutulan. Kaya nagtawag siya ng kanyang backup na si Burnok daw. O, tingnan niyo. Ito yung pinost niya na video, kamakailan lang, na ngayon, dahil sa ginawa niyang video na ito, sasagutin natin, ngunit kasama ang mas mabigat na mga argumento. Okay? Tuwang-tuwa siya dahil akala niya nakapunto siya doon. Ano ba ang paksa? Patutunayan ko na ang Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10 ay tumutukoy sa Linggo o Sunday. Bilang negative, katungkulan po ni Dan Maasin, nagibain ang paksang yan. Pero ang ginawa niya, nagbutas ng iba at yon ang kinalaban niya. Ang ginamit niyang St. Catherine Catholic Sentinel ay hindi po gumigiba sa aking paksa. Bagamat sa galing niyang manloko ay naipaniwala niya hindi lamang sa akin kundi sa lahat ng mga nanunood na ang St. Catherine Catholic Sentinel daw ay kumukontra sa aking stand. Gusto kong mapansin ninyo kung paano niya pinutol ang nakasulat para ipanloko hindi lang sa akin kundi sa lahat ng nanonood. This very hour, for your presence in here. Ang unang ginawa niya ay pinutol ang unang bahagi at hindi ito itinanyag dahil baka mahanapan ng butas ang gagawin niyang panluloko. Kung napapansin ninyo, ang kanyang ipinakita ay nagsisimula sa perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did happened in the first century. Diyan siya nagsimula. Ito yung bahagi na hindi niya ipinakita dahil matindi ang pagtutol niya sa otoridad ng iglesia na natanggap mula kay Kristo. Kung napapansin po niyo yung kung saan nakaturo po yung araw, ay may nakasulat na ganito.
the church has always had a strong sense of its own authority. Whatever you bind on earth is bound in heaven. Yan. Yan po ay mababasa po natin sa Mateo 18:18. Ito ay sinabi po ni Kristo, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot nyo dito sa lupa ay ipapahintulot sa langit. At hindi naman yan tumututol sa paksa dahil wala namang sinasabi dyan na hindi Sunday ang Lord's Day ng Revelation chapter 1 verse 10. At para maging epektibo ang kanyang gagawing panluloko, maliban sa pagputol ng unang bahagi ng naturang babasahin ay kanyang binaguang sentido at konteksto ng nakasulat upang maipaniwala niya na kakontra yan ng aking tinitindigan. Ipinalilitaw niya na ayon daw sa naturang babasahin ay hindi daw mababasa sa Biblia ang Dominica Die. Kaya panay ang pagtutol niya sa Biblia at doon na siya nakastick sa babasahing Katoliko. Ang tindi ng ginawa ng Sabatistang ito, para mapanindigan lang ang ginawa niyang pagsinsay, sinasalungat niya ang Biblia para lang tindigan ang referensyang hawak niya. What a very desperate move. Ano ba ang sinabi ng naturang babasahin? The day of the Lord, yes, Dominica was chosen. Not from any directions noted in the scriptures, but from the church's sense of its own power. Sinasabi ba dyan na hindi mababasa sa Biblia ang Dies Dominica? O Dominica Die, gaya ng pagsinsay na sinabi ni Maasin? Eto, pakinggan natin yung video. Tayo, RCC Book Statements about Lord's Day and Sunday. Ito ho ang sabi mga kapatid, St. Catherine Catholic Church Sentinel. Ito, yung may araw, hindi masyadong mabasa pero nilakihan natin. Ito mga kapatid, anong sabi dito? The day of the Lord, Dies Dominica, binanggit niya yung kanilang Dies Dominica, sabi dito, was chosen not from any direction noted in the scriptures, but from the church's its own power. Yung Dies Dominica pala, yung Day of the Lord mga kapatid, yung Dies Dominica na sinabi niya, yon ay Sunday, pinili yon mga kapatid, hindi sa direction na noted doon sa scriptures. Kung naintindihan ito ni Mr. Alabado, maliwanag na sinabi dito, walang kinalaman yung priest, yung Sunday doon sa scriptures kasi hindi pinili yan, hindi galing sa scriptures. Ayon sa maling unawa ni Maasin, ay pinili daw ang Sunday, hindi galing sa scripture. Yun kaya? Ano pang pagsinsay ang sinabi niya? Next question. Kung hindi Dominica Die ang nakasulat sa Apokalipsis 1:10 sa Latin, ano? Okay. Ang hindi Dominica Die, wala akong pakialam kung ano yon. Kasi mismo libro niyo na ang nagsabi. I-questionan mo ito. Ngayon. Ito yung questionin mo. Sabihin mo. Ay, sabihin niyo. Uy, Mr. Catholic Church, St. Catherine Catholic Church Sentinel. Bakit mo sinabi na hindi yan mabasa sa Biblia? Wala yan pinili sa Biblia. Ang Latina Vulgata. Latina Vulgata ba yan? O Latino? O meron? Bakit mo sinabi? Siyang questionin mo. Hindi ako. Ayon din sa maling unawa niya na wala daw sa Biblia ang Dominica Die. Ayon sa naturang babasahin, kaya kinokontra daw nito ang nakasulat na Dominica Die sa Apokalipsis 1:10 ng Latina Vulgata Biblia. Nako, ibang klase rin to bang ano? Ang kanyang mga pinagsasabi sa debate, ano? Kaya pinalilitaw ko daw na ang babasahing Katoliko at ang Bibliang Katoliko ang pinagkukontra ko at hindi siya. O Latino? O meron? Bakit mo sinabi? Siyang questionin mo, hindi ako. O Latino?
O meron, bakit mo sinabi, siyang questionin mo, hindi ako. O Latino, o meron, bakit mo sinabi, siyang questionin mo, hindi ako. At dahil sa husay niya sa panloloko, ay nadenggoy nga niya ako. At napaniwala na ayon daw sa naturang babasahin na wala daw sa Biblia ang Dominica Dieh. Kaya ako nasabing mali ang naturang babasahin. Ngunit ano ba talaga ang konteksto ng naturang babasahin? Ha? Mas maganda ang ating talakayin at ating imbestigahan. Una, may authority ang iglesia. Yan ang nakasulat dyan sa unang bahagi na hindi na niya ipinakita at sinadya niyang putulit itago. This very hour, for your presence in here. Para maging effective ang kanyang gagawing panluloko. The church has always had a strong sense of its own authority. Ay, meron ba lang authority ang iglesia? Ayaw kasi yan ni Maasin eh, kaya ang ginawa niya, pinutol niya. At ganito, whatever you bind on earth is bound in heaven, Jesus said. Hindi niya pinakita yan para maging epektibo ang kanyang gagawin panluloko. Oh? Ano pa? Ang ibang ang nakalagay dyan. Pangalawa, pinalitan ang Saturday ng ibang araw. Kung babasahin po natin, perhaps the boldest thing, the most revolutionary change the church ever did happened in the first century. The holy day, the Sabbath, was changed from Saturday to Sunday. So, pinalitan ng Saturday ng ibang araw. Pangatlo, kaya pala, Saturday from Saturday to Sunday dahil ang Lord's Day ang napili na siyang ipalit. Ito ngayon, the day of the Lord Jesus Dominica was chosen. O yan, na, was chosen. Tama, not from any directions noted in the scriptures but from the church's sense of its own power. Ang pagpili sa Lord's Day upang ipalit sa Saturday ayon sa naturang babasahin ay hindi iniutos ng Biblia, kundi dahil sa authority ng iglesia na siyang kapangyarihan nito. Kaya nga, kung itutuloy natin ang pagbasa sa baba, ang Pentecost na naganap sa first day of the week or Sunday is the new Sabbath. Yan ay nagpapatunay na ang Lord's Day o Sunday ang siyang napili na ipalit sa Saturday. At ang pagpili niyan ay hindi utos ng Biblia, kundi sa pamamagitan ng otoridad ng iglesia. Napakasaklap pong isipin na tayo po sa punto por punto ay ginagawa ang lahat ng paraan upang maitanyag ang katotohanan hindi lamang sa Katoliko kundi sa lahat ng gustong makaalam. Samantalang ang aming nakakadiskusyong gaya ni Maasin ay ginagawa rin ng lahat ng paraan upang tayo'y maloko. Ayon po sa Kawikaan 11:3, ang tuntunin ng matuwid ay katapatan. Ngunit ang masamay wawasaki ng kanyang kataksilan. Sa Kawikaan 12:17 naman, sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan. Ngunit ang pagsisinungaling ay lumilika ng kapahamakan. Kaya yung mga pagsisinungaling na ginawa ni Dan Maasin ay maglilikayo ng kapahamakan dun sa mga nakikinig sa kanya. Ito pa sa Kawikaan 12:22, nasusuklam ang Panginoon sa mga nagsasabi ng kasinungalingan, ngunit nalulugod siya sa nagsasabi ng katotohanan. Yan mga kapuntos, doon po sa pinost po na video ni Dan Maasin na sinabi kong mali ang babasahin na yon. Yun ay dahil sa binigla niya ako sa kanyang binasa. Binago niya yung sintido.
kung napanood niyo yung video, binago niya yung sentido. Wala namang sinabi doon na hindi mababasa sa Biblia ang Dies Dominica. Tinatanong ko siya, kung hindi mababasa ang Dies Dominica, anong nakasulat sa Apokalipsis 1:10 ng Latina Vulgata? Ang sinabi niya, aba ano ba, malay ko sa'yo, anong pakialam ko dyan? Anong pakialam daw niya dyan? Eh paano ngayon yan? Dies, Day, Dominica, Lord, Domini yan eh, Domini, Lord, Domini Die, oh? Domini, Lord, Die, Araw, Dominica Die, Lord's Day. Sabi niya, wala sa Biblia. Aba, Biblia, ha? Biblia, panay tutol niya sa nakasulat sa Biblia para tindigan ang isang babasahing Katoliko. Ngayon lang ako nakita ng sabadistang ganyan, Biblia, itinatakwil niya ang Biblia para tindigan yung ginagamit niyang babasahing Katoliko. Na iniba niya ang sentido at dahil sa galing niya sa ano, sa mga salita at panluloko, nadenggoy ako. Inaamin ko po na nadenggoy niya ako doon kasi napaniwala niya po ako, hindi lang po ako, pati rin kayo, napaniwala niya po kayo, ha? Na sinasabi doon ang naturang babasahin na wala sa Biblia ang Dies Dominica. Pero hindi po yun ang sinasabi. Ha? Nakapuntos, hindi po yun ang sinasabi ng naturang babasahin. Ang sinabi po ng naturang babasahin, yung Sabado pinalitan at ang Lord's Day was chosen. Napili po ang Lord's Day na ipalit sa Saturday. Napili ang Lord's Day. The Lord's Day, the Day of the Lord, Dies Dominica was chosen. Not from any direction. Hindi galing sa anumang utos na nakasulat sa Biblia. Anumang utos. Walang ganun. Bakit? Kasi ang iglesia, ang siyang haligi at saliga ng katotohanan. Yan ay mababasa natin sa 1 Timoteo 3:15 kung saan ay ganito ang ating mababasa. Upang kung hindi man ako makarating agad ay malaman mo kung anong ang dapat na maging ugali ng mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay. Sa iglesia na haligi at saliga ng katotohanan. Ang haligi at saliga ng katotohanan po ay ang iglesia. Hindi ang Biblia. Kaya nga binigyan ng authority ni Kristo ang iglesia, anumang ipahintulot nyo sa lupa, ipahihintulot sa langit, ayun ang ebidensya. Oh. So, yung Saturday, pinalitan, pinili ng Kristiyano ang Lord's Day, hindi galing sa anumang utos na nakasulat sa Biblia. Yun ang sinasabi ng St. Catherine Catholic Church Sentinel. Yun sinasabi doon. Pero dahil sa galing niyang magsalita, sa bilis, kung sa, kumbaga sa mahika, sa bilis ng kanyang mga kamay, inadala niya ang aking mata. Ganun ang ginawa po ni Dan Maasin. Pero kahit na ano bang sabihin natin na bilis niya sa kamay, hindi niya maiiwasan ang katotohanan ng nakikita ng Diyos ang kanyang ginagawa. Dan Maasin, matakot ka naman, ano? Ha? Gagamit ka ng babasahing Katoliko, puputulin mo, iibahin mo ang sentido. Ang tawag dyan ni Soriano, sinungaling. Ito, pakinggan nyo. Ang ginagawa nyo, umuupa kayo ng tagangakna na puro mga sinungaling, nagpupuputol ng tape para pag-iba-ibahin ang sentido sinasabi. Yan. So, yung ginawa po ni Dan Maasin is kasinungalingan po yun. Wala pong sinasabi ang St. Catherine Catholic Sentinel na wala sa Biblia ang Dies Dominica. Walang sinabing ganun. Hindi kinokontra ng St. Catherine Catholic Church Sentinel ang Latina Vulgata. Ang sinabi lang ng Catholic Church Sentinel is pinili ang Lord's Day para ipalit sa Saturday at ang pagpiling yun ay hindi kailanman inutos ng anumang talatang nakasulat sa Biblia. Ha? Hindi batay sa anumang utos na nakasulat sa talata ng Biblia. Dahil ang iglesia ay may authority above the church.
Kaya nga ang iglesia, ang haligid sa liga na katotohanan eh. Pero ang ginagawa ka sa Sabatista kasi under sila sa scriptures, under sila sa Biblia, hindi yan ang turo ng mga alagad ni Kristo. Katunayan, sabi ni Apostol Pablo, meron siyang authority. Ito, ang unang talatang gagamitin ko, itong sinasabi dito sa 1 Corinto 7:12 to prove na meron nga siyang authority. Sa iba naman, ito ang masasabi ko. Ito'y opinion ko lang. Walang sinabi ang Panginoon tungkol dito. Kung ang isang mananampalatayang lalaki ay may asawa na hindi mananampalataya na gusto namang magsama sila, hindi niya dapat hiwalayan ng babae. Dito sa talatang ito, mga kapuntos, nagtuturo si Apostol Pablo ng batay sa kanyang opinyon na hindi sinabi ng Panginoon. Ginamit ni Apostol Pablo ang kanyang authority. Ang paliwanag naman ni Dan Maasin sa authority, pagpatawad lang ng kasalanan. Ay nako! At ito pa sinasabi ni Apostol Pablo, kung sasilipin po natin ang sinasabi sa 1 Corinto 1:10, ay ganito ang ating mababasa. By the authority of our Lord Jesus Christ, I appeal unto you, appeal to all of you, my friend, to agree in what you say, so that there will be no divisions among you. Be completely united with only one thought and one purpose. Yan, so ayon po sa ating nakikita po ngayon, ating nabasa po na talata, eh maliwanag po na mayroong authority si San Pablo na galing kay Kristo. Gusto nyo ba dadagan pa natin yung isa pang authority nila? Yan po, so napakaliwanag po na si Apostol Pablo eh meron siyang authority galing kay Kristo. At kung unawain natin yung talatang yun, walang binabanggit po doon tungkol sa pagpapatawad. Yan ay ebidensyang mali ang unawa talaga ni Dan Maasin. Ito pa. Ikalawang Corinto, Jes Otso. For I am not ashamed, even if I have boasted somewhat too much about the authority that the Lord has given us. Authority to build you up. Yan ba ay authority to only to forgive sins? Ano yan eh? Tinutulan ni Dan Maasin. Umatras siya sa 15. Oh? Yan ba ay yung sinasabi bang authority to build you up? Yan ba ay pagpatawad lang ng kasalanan? Mali ang unawa ni Dan Maasin. Yan nga ang ebidensya, ang kanyang paliwanag is against reality. Against reality. Mahirap, mga kapuntos, kung nataalala po ninyo doon sa debate po ni Father Darwin. Sabi ni Father Darwin kay Ramel Barba, mahirap pag yung argumento nakabatay lamang sa myth o sa hoax. Ano ba yon? An idea, yung myth of fiction. An idea which is not in agreement with reality. Ang paliwanag din ng Maasin sa Mateo 18:18 is not based on reality. Kasi in reality, binigyan ni Kristo ng authority ang iglesia, at sa authority yon, yung seventh day na Saturday, pinalitan. At ang napiling ipalit ay yung Lord's Day. Ang ipinalit sa Saturday, yung Lord's Day. At ang pagpili doon ay hindi galing sa anumang talata sa Biblia na inuutos na yan ang ipalit nyo. Yun ang ibig sabihin dun eh. Walang talata nang sasabi na yan ang ipalit nyo. Sabi doon is, not from any directions noted in the scriptures. Yan no? Yan ang sinasabi. Pinili ang Lord's Day para ipalit sa Saturday, not from any directions noted in the scriptures. Yan ay maliwanag po, mga kapuntos,
na yan po ay hindi gumigiba sa aking aking paksa na ang Lord Jesus Revelation 1:10 is referring to Sunday. Hindi po siya gumigiba. Pero dahil para maipalitaw na kunwari gumigiba sa aking aking paliwanag, sa aking paksa, eh pinutol ni Dan Maasin ang unang bahagi. And then binago ang sentido. And then ipinaniwala ang kanyang maling, ang kanyang pagsinsay, yung kanyang maling pakahulugan, pinaniwala niya yung kanyang maling pakahulugan. In other words, nanloko si Dan Maasin. Yan. At ngayon, binabalanda niya sa kanyang video na tinanggi ko. Sinabi kong mali. Ayan po, isang patunay po na maging ako pala, eh kahit natagal na akong sanay sa kanilang karumihang taktika, eh nadenggoy pa rin ako. Ibig sabihin, sanay si Dan Maasin, ano? Sanay si Dan Maasin na baluktutin ang sentido at yung kanyang pagbabaluktot, yun ang kanyang sinasabi sa mga tao. Yan po ay isang uri po ng panlulok. Sad to say po, eh kahit pala ganito na ako, eh nadedenggoy pa rin ako ng gaya ni Maasin. Hindi yon pag-iba sa aking paksa. Hindi niya nag-iba ang aking paksa. Kasi nang tinanong ko siya, kung hindi Sunday, ang Lord's Day, sa Revelation chapter 1 verse 10, ano? Ang sinagot niya, nasa akin daw ang burden of proof. So, hindi talaga niya nag-iba. Kasi nasa akin daw ang burden of proof, so hindi niya kayang sagutin. Eh, ba't ka pa tumututol? Hindi mo pala kayang sagutin. Yan ang nakakatawa. So, maraming salamat po sa konting oras po na ito. Eh, nabigyan ko po ng sagot yung kanyang video. Na, kaya ko po nasabi yon ay dahil naloko niya ako, napaniwala niya ako sa kanyang pambabaluktot sa naturang babasahin at napaniwala niya akong kakontra nga ng Latina Vulgata. Alam po lahat ng SDA yun eh, na ang Latina Vulgata, official Catholic Bible, very first official Catholic Bible. Tapos tututulan nung ano, nung St. Catherine, kailan pa lumito yung St. Catherine na yun? Kailan pa lumito, tapos yung Latina Vulgata na una. At ito yung pinaka nakakatawa, Biblia, tinututulan ni Dan Maasin para lang kampihan yung babasahing Katoliko. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat at sa susunod po, naway sundan pa ni Dan Maasin ang pagribat para mas matindi yung aking ibabagsak. Meron po akong mga nakahanda pong argumento kung sakaling maglabas po siya ng ibang video para mapatunayan ko sa inyo na doon sa latest debate namin ay ang ginawa ni Dan Maasin, hindi niya giniba ang kipaksa, naggumawa siya ng ibang butas. Kumbaga, naggumawa siya ng sarili niyang strawman at yung strawman na yun ang kanyang kinalaban. At pinalitaw niya na ang paksa ko ang kanyang ginigiba. Eh, nireview ko yung buong video, hindi naman pala. Susunod po na labas ko po, ipapakita po natin na sa debate namin ay gumamit po siya ng mga self-serving evidence. As a Protestant, Dan Maasin, hindi ka pwedeng gumamit ng Protestant reference laban sa aking Katoliko ako eh. Tapatan mo ako ng Catholic reference. At kapag tinapatan mo ako ng Catholic reference, gaya nung St. Catherine Catholic Sentinel, sana wag mong baluktutin. Sana wag mong baguhin. Sana wag mong sirain. Huwag mong lukuhin ang tao. Yun ang aking masasabi. Kaya sa lahat ng mga nanood, maraming salamat po at abangan po ninyo ano, yung ating mga programa. Meron po tayong Worldwide Catholic Bible Study tuwing Wednesday po ng gabi. Wednesday ng gabi hanggang Biyernes ng gabi from 8 to 10 p.m. Ang ating programa po yan, meron po siyang 1 hour.
na magta-topic po, and then pagkatapos po niyan tanungan portion. Okay, at sa Sabado at Linggo, meron po tayong Worldwide Catholic Doctrinal Exposition. Saan po, welcome po lahat. Catholic ka man o hindi ka man Katoliko, welcome po kayo para sa ating programang Worldwide Catholic Doctrinal Exposition. Sa mga gusto magkipagsubukan, welcome din po. Doon sa Doctrinal Exposition, tanungan portion to the max. Pagsimula ng programa, pagkatapos ng opening prayer, diretso na po yan sa tanungan portion. Hanggang sa matapos, alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Okay, yan po at maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na obispo, biyayang galing sa Diyos ang lahat.